Ayan na guys, so nasa 93 na tayo, KPA. Nabiroin mo ha. One lang to guys, 115cc. Pero tumatakbo siya ng 102. 115cc to guys, so nasa 103 na o. Ay! Wala na, hanggang kan lang guys, ang top speed ni Zoomer. 100 tol! Yan na guys, wala na. Sumasagad na siya. 105, aabot pa. 105, 104. Wala na guys. Doon lang siya naglalaro. Okay. So, not bad. Maganda na rin siya guys para sa ganitong category. Ayan. Ayun guys, bali andito tayo ngayon sa isang content na naman na kasama natin si Honda Zoomer. Ito guys, alright, Honda Zoomer. So magbibigay lang ako ng ilang information regarding sa motor na to guys. So bali, yan, tignan nyo muna guys. Best naked bike scooter na nagamit ko to guys. Una dito na tayo sa pan harap. Yan. Habang pinapansin ko siya guys, so nagustuhan ko yung gulong niya. Cute. Bali ito yung specification ng gulong guys, nakalagay diyan sa link yung stock tire niya. Yan. Kung ano yung actual na size, yan nakalagay diyan. And then punta tayo dito sa headlight. Itong headlight niya guys is Quanto bulb LED light, pero napapalitan siya, so pwede nyong i-customize, gawin nyo siyang mas maliwanag kasi naka-yellow bulb lang siya. Pati itong left and right signal light niya guys, ganun din, pwede nyo siyang i-customize kasi nakikita niya naman. So maganda to guys. Ang isa pang nagustuhan ko dito, itong nandito sa harap niya, machong macho. Parang kakaiba kasi siya sa ibang scoot na nagagamit normally dito sa Pilipinas. So pagka gumamit ka ng ganito, parang macho yung dating pagka may ganyan. And then next natin, itong kwan guys, itong fork niya, inverted fork. So meron siyang inverted fork na gamit. Ayan guys, so parang big scoot or big bike yung mga meron nakalagay na ganito, pero meron din palang scooter na may ganitong kwan guys design. Ayan siya, naka kwan siya, inverted fork, tapos mataba pa yung kwan niya, yung design. Ayan oh, ang ganda oh. Diba guys, ang ganda. Pansinin nyo guys, hanggang dito sa baba panalo na siya. Okay, good. Yan. Next natin guys, dito. Dito sa side. Sa side niya guys, makikita mo, shout out. Dito sa side niya guys, kung makikita mo, ayan. Muscle na muscle guys, no, naked bike siya. Kasi ito na yung pinaka-stock niya rin. Formado guys. Wala siyang mag-anong flarings na nilagay, galing ng pagkagawa ni Honda dito sa Zoomer niya. Kasi machong macho guys, wala siya ganong flaring, and then ito na talaga yun, stock niya. So yan, ayos. Ito maganda rin siya guys kasi gawang Honda, and then stock pipe pa rin siya, wala pa nabago dito guys, so pure stock. Okay, so yan yung side niya, tignan nyo guys, maganda. Ang napalitan lang dito guys sa motor na to is accessories lang. Sa likod ganun din. Ito guys, yung bulb niya is kwan din, hindi pa siya LED. So pwede nyong i-modify or i-customize ng LED light yung mga yan kung trip nyo. So stock light din yan guys.
Nandiyan yung gulong dito sa likod. Ayan, andito na yan specification niya. Tignan niya na lang kung anong normal size ng gulong. Ito guys, nakalagay sa link. And then isa pang nagustuhan ko dito guys is ito. Kuan na siya. Mono shock. Ayan. So, stock pa lang yan guys. Dahil gawang Honda. So, asahan na natin na matibay yan. And then, isang features din ni Honda Summer. Kung mapapansin nyo guys, meron siyang kick starter pero tinanggal. Ito guys yung isang advantage niya sa ibang big scoot. Diba mapapansin nyo ngayon yung mga NMAX, then ibang scoot na kakalabas ngayon na scoot is walang starter. So si Honda Zoomer merong talagang pre-nipper si Honda para sa starter niya. Ayan guys, kikita niya naman pero tinanggal. Okay, ayan. So isa pang features na nagustuhan ko dito guys is eto. Yan, papansin nyo dito sa kuan guys, upuan. Yan, check natin. Right? Yan, saglit. Yan. Eto guys, itong upuan nya. So dito yung susian guys. Etong upuan ni Honda Zoomer is kuan siya. Kasya ang isang helmet, half helmet guys ang kasya dito. Kasi pagka yung helmet na natin ngayon na ginagamit, yung normal helmet na full face pwede, pero yung mga helmet natin na ginagamit na may mga design, yung ngayon yung mga bagong labas, sa tingin ko hindi na kasya dito guys kasi mahaba siya, may mga accessories sa likod, so tatama siya dito. Okay, pero maluwang siya guys. And then, yan, open na siya. Ready talaga para gamitin pang market. Yan. So, yan guys, ang magandang isang features ni Zoomer Honda X. Okay. And then, kan guys, asan na ba yan? Yan. Yan. So, next, na nagustuhan ko sa kanya guys, is madali siyang idala. Alam na natin na small scoot lang siya, so magaan talaga. Hindi lang magaan guys, pati sa takbo magaan din siya kasi sinubukan ko siya magmula Kawayan hanggang Ilagan. So matipid at saka magaan. To. Ang kinaganda nito guys kay Honda Zoomer is kan na rin siya naka LED panel na. Yan. Hindi gaya nung dati na Honda Zoomer yung kwan pa lang odo. Yan. And then dito guys, nabago na siya, so formado na. And then ito, normal lang yung beam niya sa light, lights on, high beam, low beam, normal lang. And then busina normal lang din. Signal lights, so left and right normal lang yan guys. Ang magandang features na ginawa dito is ito sa harap, yung idling stop. Okay? So ito guys, pagka nasa traffic ka, titigil siyang kusa. And then pagka nag-go na, kuan mo lang, twist mo lang tong throttle. So yan, gagana siya ulit. Start button and then yan. Ito. Okay, so sa mga naghahangad ng kuan guys ng mas malaking motor na pang race or yung mga tao na gustong subukan yung top speed ni Summer, so sabihin ko na guys, hindi siya ganun kabilis, hindi siya ganun pang race kasi hindi naman siya nakadesign pang race, supposedly na pang city drive lang siya. And then 115cc lang, or yun lang yung capacity nung cc niya. So maganda yan. Pagdating naman sa riding posture, yan siya guys, yung pa ako. Yan, saktong sakto. Panalo siya guys, panalo. Kasi relax naman siya guys, parang Mio na iba rin, mga Mio 125, Mio Soul. So relax din siya i-drive. Pero ang pinagkaiba nila, eto
kasi Honda Zoomer, mas nilalabas mo yung paa mo para mas maganda rin yung performance niya kaysa dun sa iba, yung riding posture niya. Okay, next, pagka pinindot mo pala yung idling switch, yan, nagbiblink yung letter A dun, guys. Ibig sabihin yan, nakatigil na siya. So pagka ibibiritin mo ulit, yan, andar na, papakita ulit yung letter A dun na kulay green. Okay, so next natin, disadvantage nito, guys, sa mga nagmumotor na may height na 6 foot up, siguro mga 5'8", 5'9", baka hindi na ito maganda sa inyo, guys. Kasi masyado siyang maliit para sa ganung height. Okay, so yan. So next, guys, is yung hindi ko rin nagustuhan sa features niya, ito dito sa baba. Yung compartment niya, guys. Diba, pansinin nyo yung compartment, guys, is open. So, hindi tayo makakapaglagay ng mga important baggage natin dito sa baba. Kasi, madali siyang mapuita. Supposedly, prone siya sa mga magdanakaw. Ito, guys, yung compartment niya. Yun ang hindi maganda sa kanya. Kahit na ba sabihin natin na nailalak siya, guys, kasi yung mga gamit natin is exposed. So yun, madali siyang mabuksan siguro pagka talagang tatangkain ng bubuksan. So madali. Okay, alam nyo ba, guys, for additional info lang, na kung saan nagsimula si Honda Zoomer X. Bali, una siyang ni-launch sa Australia, guys. Nag-start sila sa 440cc, yan, doon sila nag-start sa 40cc category Honda Zoom Honda. Okay, yun yung pinakaunang labas ni Honda Zoomer sa Australia, basta nag-start siya 40cc, and then in-improve ng in-improve hanggang umabot na siya sa ganitong generation, yung 115cc, mas maganda ng pagkagawa. Okay, so bali yun, guys, based dun sa research ko na rin. Yun, and then yan, let's go. This is Zoomer X. Banda, guys, umaaraw dito, ay doon banda wala, umuulan dito, umaaraw. Ano ba yan? Yeah, let's go.
Moment moments later. Bali, palabas na tayo ng Ilagan, guys. Ayan. Yan na, guys. So, nasa 93 na tayo. KPH. Nabiroin mo, ha? Buwan lang to, guys. 115cc. Pero tumatakbo siya ng 102. 115cc to, guys. So, nasa 103 na, oh. Guys. Wala na. Hanggang kuwan lang, guys. Ang top speed ni Zoomer. 104. Ayan na, guys. Wala na. Sumasagad na siya. 105. Aabot pa. 105. 104. Wala na, guys. Doon lang siya naglaro. Okay. So, not bad. Maganda na rin siya, guys. Para sa ganitong category. Ayan. 104cc Zoomer. Dito tayo, guys, dadaan. Yung bagong gawa. Ayan, taglit. Hanapin natin. Nasaan na ba yun? Yung pa pala. The Zoomer. Yes. Ay, doon tayo banda. Dito. Station tong ginawa. Ayan ah, dito. Wow, see. Alright, kuha na natin si Honda Zoomer ng isang matindi. Matinding picture. Para may remembrance tayo sa kanya na ginamit natin siya. Okay. So yun, guys, yung mga nagustuhan ko kay Honda Zoomer. So sa mga kuhan din, itong ganito, gaya nyo na yung ginawa nung kasama ko si Sergeant. Naglagay siya ng additional backlight. Para naman pagka duman tayo ng bundok, hindi tayo mahirapan gaano. Okay, yan. Idol. Okay. Yan, check natin, guys. Yan, oh. Picture, picture. Center stand natin. Honda Zoomer, yan. Yan, yan po. Alright. Harap. Okay. So, yan. Yun lang yung mga features na nagustuhan ko kay Kwan, guys. Kay Honda Zoomer at saka hindi ko nagustuhan. Yung sinasabi ko kasi, guys, na kuan, eto kasi, yung sa may compartment. Kung mapapansin nyo, guys, open kasi siya talaga. Ayan, no. So, pagka naglagay ka ng ibang gamit mo dyan, na mahalaga, ayan, makikita. Ang maganda dito, guys, pagka yung mga pumupunta sa gym, mga naglalaro ng sports, ayan. Yung mga damit nila, pinagpalitan, maganda dito kasi open. Matutuyo ka agad dyan pagka nagmotor ka na, umuwi ka na, matutuyo. Best din to, guys, sa mga estudyante. Sa mga nag-aaral, mga office, bahay,
Yan, palengke. Ito magandang gamit na unit, guys. Isasuggest ko to sa inyo kasi the best to, guys, para sa mga yon kasi matipid siya. Matipid.